Acts 20:35. Remember that our Lord Jesus said, more blessings come from giving than from receiving. Sabi ng ibang versions, it is more blessed to give than to receive. More blessings in giving. And when we say giving, we mean not only things, but also giving help, giving time, giving love. Lord, we thank you that you are a giver. Now teach us deeper and more meanings of giving. Kayo po ang mangaral, mangusap, akayin nyo kami at turuan. Dalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. There is more blessing in giving because giving is commanded by God. Obedience means blessing. Yun pa lang, utos ng Diyos, sinunod mo, kahit hindi mo naiintindihan, kahit hindi mo alam kung saan patungo ang pagsunod, siguradong blessing yan. Giving is commanded by God and exemplified by God. John 3:16, God loved the world so much that He gave. For God so loved the world that He gave His one and only Son. That giving is equated with loving. And that love coming from God is always accompanied by giving. There is more blessing in giving because giving is exemplified by Jesus and other godly people. Kung may halimbawa na iniwan si Jesus, ito ay ang pagmamahal, pagbibigay, pag-ibig sa kapwa. And surely, if God the Father and the Lord Jesus and the many godly men and women in history, in the Bible, and even in contemporary times, exemplified giving, it should be the best thing to do. Acts 2:44-45, when the church was just beginning, all the Lord's followers often met together and they shared everything they had. They would sell their property and possessions and give the money to whoever needed it. At ang kasunod ng mga teachings, and the Lord added to their number daily those who were being saved. There was numerical, exponential growth of the church. And it was not because of the words they said. Not only because of the words they said, but very importantly, because of their deeds, their giving. Ang kapatiran noon ay hindi lang parang empty na brother, sister na tawagan, kundi turingan. Pag may nangangailangan, may dumagbebenta pa niya kay mga ari-arian para lang ibigay doon sa nangangailangan. At sino ang makakatanggi sa ganung uri ng pagsasamahan at pagmamahalan? Kaya na-touch ang napakaraming tao ng pag-iibigan ng mga kapatiran at napakaraming sumunod sa Panginoon sa napakabilis na panahon. Their teaching was not by words, but by deeds. Their deeds were their sermons. Yun ang mga words. There is more blessing in giving because God promises to bless the giver. And God keeps His promises. May nakita na ba tayong giver na nagdahop, naghirap? Makakapagtaka dahil habang nagbibigay siya, lalong parang nabibless pa siya. At yan ay pangako. At pati ang Panginoong Jesus, kung sinasabi niya yung magiging pagwawakas sa paghuhukom, sino ba ang talagang papahalagahan, pamamanahan ng kaluwalhatian at buhay na walang hanggan? Yung mga givers. Matthew 25:34-40, Jesus said, then the king will say to those on his right, my father has blessed you. Come and receive the kingdom that was prepared for you before the world was created. Whenever you did it for any of my people, no matter how unimportant they seemed, you did it for me. Inisa-isa dito yung mga paggawa ng mabuti sa kapwa. Nasabi ni Jesus, pag ginawa nyo sa kapwa-tao, binigyan nyo sila ng kailangan, ng damit, ng pagkain, ng atensyon, ng panahon, ng kalinga. Ituturing ng Ama sa langit na ginawa nyo yun sa Kanya. Ituturing ko rin na ginawa sa akin at kami ang magagantimpala sa mga mapagbigay. Proverbs 11:24, sometimes you can become rich by being generous or poor by being greedy. Merong habang nagbibigay lalong nakakaroon, pero yung sobrang sakim at nang iisa at nang lalamang, yun pang naghihirap. O kung may maipon man siya sa kanya kasakiman, bigla-biglang naglalaho sa isang pagkakasakit, sa isang dilubyo, sa isang masaklap na pangyayari. The more people give, the more they receive.
That is the law of God. Luke 6:38, if you give to others, it will be given a full amount in return. It will be packed down, shaken together, and spilling over into your lap. The way you treat others is the way you will be treated. At habang ang verses na ito ay madalas i-apply sa giving donations, giving tithes and offerings, giving various financial and material gifts to the work of the Lord, the actual, the original, and the contextual meaning of this is really the giving of forgiveness. Na pagka daw ikaw ay nagbibigay ng pagpapatawad, ganun din ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Sukat na sukat kung gaano kalaki yung ibinigay mong pagpapatawad sa iba, ganun din ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Tapos, sisiksikin niya, liligligin, aalugin, pipikpikin, para punong-punong-punong-punong, apaw na apaw, dahil ang pagtrato mo daw sa kapwa, ganun ka rin itatrato ng Diyos. So, yung mga banal na tao, mga makadiyos na tao, palabigay. Pero kahit hindi ka banal, matalino ka lang, magbibigay ka na. Kasi alam mo, ipinangako ng Diyos na kung anong ibinibigay mo sa Kanya at sa kapwa, yun ang ibabalik sa iyo ng Diyos. So, pag tinipid mo ang pagbibigay sa kapwa, pag tinipid mo ang pagbibigay sa mga gawain ng Panginoon, titipirin ka rin ng Diyos. Ganun kasimple yung law na yun. The more people give, the more they are protected from loss. Dalawang paraan na pinagpapalan ng Diyos ang isang tao, ang isang giver. One, bibigyan niya ng masaganang sobra-sobra. Or two, ipinagtatanggol niya ang hanap buhay ng tao na yon mula sa pagkalugi, mula sa mga maninira, etc. So kung employed ka, pinagtatanggol ka niya mula sa pagkakatanggal sa trabaho. Kung negosyante ka, pinagtatanggol ka niya sa mga maaaring makasira sa iyong negosyo. Kung ikaw ay nagtatanim, pinagtatanggol ka niya sa mga pulisa, mga peste na pwedeng sumira ng iyong tanim. Malachi 3:10 to 11. I am the Lord all-powerful and I challenge you to put me to the test. Bring the entire 10% into the storehouse so there will be food in my house. Then I will open the windows of heaven and flood you with blessing after blessing. I will also stop locusts from destroying your crops and keeping your vineyards from producing. Sabi niya, ako ang makapangyarihang Diyos, di ba? Susubukan niyo ako. Pag sinabi ko, gagawin ko. At magagawa ko at gagawin ko talaga. Buong-buo ninyong ibigay ang ikapo sa aking storehouse. At yun ay hindi mga charity, hindi mga kamag-anak na pinapakain o mga pinag-aaral. Yun yung work of God. The context of the verse is, of course, the temple. Sabi niya, that there will be food in my house, that all my work would be financed, all the machinery will be fueled and oiled, and everything that is needed by the work of the temple could be financed. Sabi niya, pag hindi ko naman binuksan ang mga pinto at bintana ng kalangitan at pinapakaasa inyo ang pangkaterbang blessing. At hindi lang yan, sabi niya ganon, ipagtatanggol ko ang inyong mga tanim mula sa mga peste, hindi ko papayagan na sirain na mga salot ang inyong mga tanim para makaani kayo ng gusto, ng tama at ng marami. Pangako yun ng Diyos. At may kasama pang hamon, sabi niya, subukan niyo ako. There is more blessing in giving because the giver is in control. What do we mean? The giver can give what, when, where, to whomever, however, she or he likes. And the giver can derive great pleasure from such giving. Pag ikaw ang nagbibigay, dahil hindi ikaw ang umaasa at ikaw yung inaasahan, you can control the situation. It sets you free from being controlled by others, which is the reverse if you are the recipient. Siyempre, pag ikaw ang tumatanggap lamang, ikaw ang nakokontrol, ikaw ang susunod-sunod, ikaw ang nakikiramdam at nakikisama. Pero yun daw palabigay, maraming side benefits. In fact, marami kang kaibigan, marami kang kasama, friends 19:6. Everyone tries to be friends of those who can help them. At sasabihin ng iba, eh, siyempre, tinutulungan, di nakikipagkaibigan. Pero mabuti na yung may kaibigan ka dahil tinutulungan mo kaysa wala kang kaibigan dahil wala kang tinutulungan. Merong ganung klaseng benepisyo yung palabigay. Maamo ang mga tao sa'yo, malapit sila. May okasyon ka, dumadalo sila. Tumatawa sila sa mga joke mo kahit corny. Eh kasi binibigyan mo.
pampasaya sa buhay kaysa ikaw naman yung tumatawa na hindi ka naman nasisiyahan, ikaw yung susunod-sunod. Kaya dapat ang ambisyon ng tao, siya ang magbigay, hindi yung siya ang humihingi. Marami mga tao ay napakababa ng pangarap, yun lang, kailan kaya makahingi? Paano kaya ako tatiming hihingi? Aali-aligid na parang bubuyog, naghihintay ng oras sa sasalakay para may kailangan sana ako. Pwede bang may sabihin ako sa'yo? Ang hirap yung timing ka ng timing kung kailan ka. Mainit ba ulo? Masaya ba? Nakikiramdam ka dahil uutang ka eh. Make it your ambition to be a giver, not to be the recipient. Proverbs 17:8, a bribe works miracles like a magic charm that brings good luck. Hindi ko alam kung bakit maraming application in reading of Bible na sobrang pinapasama nila yung bribing. Ang sabi lang naman sa Proverbs 17:8, yung nagbibigay ng padulas, parang meron siyang kung anong galing na bumubukas sa mga pinto, dumadali ang trabaho, kumikilos ang makinarya, pag may dala siyang merienda, o may abot-abot siyang gift check, o kung ano man. And what is wrong with that? Especially if you're giving to some clerks who have very small salaries. Ang masama sa bribe, mga kapatid, ang binabribe mo mga hukom, mga huwes, mga judges, na yung kriminal e pawalang sala, at yung walang sala, ang bigyan ng kasalanan at ikulong, yun ang malamang masamang bribe kasi may napapahamak. But the Bible says that a bribe works miracles. So alam nyo yun. Pupunta kayo kahit saan, kaya privado, kaya gobyerno, kaya bisina, yung may konting dalang palitaw, may konting dalang turon, talagang lumalakad ng mabilis-bilis yung papel noon. Eh, sabi mo, masama yung bribe, hindi yun ang sinabi ng verse. Sabi niya, pag marunong ka magbigay, dumadali ang buhay. Siyempre, huwag mo lang gagamitin sa masama. Especially ang binibigyan mo mga hukom, mga polis, na dapat hulihin yung gumagawa ng mali, hindi huhulihin dahil binibigyan mo. Yun ang minamasama ng Bible. Pero yung marunong ka lang magregalo, talaga marunong magregalo, yung magaling magregalo, ano yan, yung maginhawa ang kilos niya, kasi maraming tumutulong. Giving opens doors, oils the machinery. Giving makes it easy to do business. So, yung ease in doing business, tanong lagi yan ng mga Christian businessmen, ano po ba ang gagawin ko para nagpaparamdam yung kausap ko doon sa isang opisina na graduation ng anak niya? Pwede regaluhan mo ng toga, ibili mo ng iba-ibang kulay kung kaya mo naman, hindi naman, wala namang masama para lang siya ganahan at bumilis kumilos. Ganon talaga ang buhay. Ganado ka pagka meron kang napapala. Ano naman ang masama na pagganahin mo ang iyong kapwa basta hindi mo binabaloktot ang katwiran at wala kang inaapi. There is more blessing in giving because deeper happiness and deeper satisfaction is not in keeping but in giving. Nawa ang lahat ay dumating doon sa level ng espiritualidad na ang saya-saya mo na pag nagbibigay ka. Hindi nagbibigay ka lang dahil uobliga, pero mas maloob mo, nagbibigay ka lang, pero kung pwede sana, huwag na lang. Kasi nagbibigay ka rin lang, lugi ka naman kung malungkot ka pa. Nagbigay ka na, tapos malungkot ka pa, edi doble lugi. E kung nagbigay ka, tapos masaya ka, bawe. Yung palabigay, maraming goodwill na pumupunta sa kanya, ipinapanalangin siya ng mga tao. Pag pinag-uusapan siya, positive. At ang lahat ng mga bagay na yan, may effect sa buhay mo. Kasi yung pinag-uusapan ng mga tao, mga panalangin nila, mga inis, galit at tuwa nila, lahat yan may effect sa spiritual world. At maapektuhan ka niyan. Ang mabuting ginagawa mo ay parang hinahagis mo sa langit na bumabalik sa iyo. Ang masamang ginagawa mo ay parang hinahagis mo rin sa langit na bumabalik din sa iyo. Proverbs 11:26, people curse the one who hoards grain, but they pray God's blessings on the one who is willing to sell. Ang konteksto nito, yung tagsalat, walang mabili, tapos nag-hoarding pa yung mga nagtitinda dahil gusto nila ibenta sa black market price. At sabi, pinagpapala ng mga tao yung nagbebenta kahit na kulang ang supply at nagbebenta sila sa mababa pa rin presyo, pero sinusumpa nila yung nagsasamantala at nagtataas ang presyo dahil kulang ang mabibili. At yung sumpa, yung panalangin, yung mura, may talab yun sa'yo. Pag pumasok sa spiritual world, yung energy nun, babalik yun sa'yo kung deserving ka talagang balikan.
Sabi ng Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Ang tunay na uunlad, giginhawa, magiging mariwasa, eh yung mapagbigay, hindi yung maramot. At yung maramot, kahit maraming naiipon yun, bigla-biglang nababawi sa kanya sa isang iglap at wala rin nangyayari. Yung daw marunong magpasaya sa kapwa ay papasaya hindi. Yung marunong magbigay ng pamatid uhaw, pampasigla sa kapwa, ay bibigyan din. Giving is better than receiving. Bakit? Because yung give me, pahingi, pautang, may problema yan eh. People do not usually give. And people do not usually give as you want them to. And because they don't give you what you want, when you want, however you want, you are bound to feel like a failure. People who ask, who depend on others, are bound to be frustrated. Pag palahingi ka, palaasa, ihanda mo ng sarili mo. Maraming panahon, mabibigo ka. Maraming panahon, matatanggihan ka. Mapapagalitan ka pa, maitataboy ka pa. Kaya hindi magandang posisyon sa buhay yung lagi kang tumatanggap, humihingi, nangihiram. Dapat mag-ambisyon ng tao na lumampas doon. Giving is better than receiving because recipients are not in control. In fact, recipients could be controlled because they get indebted. Nakokontrol ka ng nagbibigay sa'yo. At may mga nagbibigay na may strings attached talaga. Kontrolado ang buhay mo dahil binibigyan ka. Proverbs 22:7, the borrower is slave to the lender. Ang nangihiram, ang nangihingi ay alipin ng nagbibigay o nagpapahiram. Kahit pa nagbabayad ka, kahit pa bayad ka na, meron pang utang na loob na nakalista sa ulap na napakahirap burahin. Kaya dapat, kung pinipili natin sa buhay ang binibigyan, mas pinipili natin ang tinatanggapan. Kasi merong pag natanggapan mo na, pagbigay na siya sa'yo, para ka na niyang alipin. Kaya hindi maganda yung tanggap ng tanggap. Ephesians 4:28, if you are a thief, quit stealing. Be honest and work hard so you will have something to give to people in need. This is a complete reversal. Pag daw dati ka nagnanakaw, tumigil ka magnakaw, magtabaho ka para kumita ka ang kasya sa sarili mo, pasobrahin mo pa para ikaw naman makapagbigay. Yun ang magandang turnaround. Tunay na change ng buhay. Receiving could be stealing. And when can receiving be stealing? Receiving what you do not earn or deserve is equal to stealing. Pag may tinanggap ka na hindi mo kakarapat-dapat, lalo hindi para sa'yo, hindi mo pinaghirapan, nakaw yun. Receiving what is wrongfully acquired or receiving what the giver unwillingly or unjustly suffers when the giver is suffering, that's stealing. Kaya napakarami tutuusin ng mga nakaw na yaman sa ating buhay. Marami tayo kami sa mga mag-anak na hindi nagtatrabaho, tanggap lang ng tanggap, hingi lang ng hingi. That is stealing. Hindi mo tanim, kinukuha mo yung ani, anong tawag doon? Huwag nanakaw yun. At kaya dami nun sa lipunan. Pagkatamad-tamad, walang drive, inaasahan na lang susuplayan ng kanyang pangangailangan. Pananghingi kay ate, kay kuya. Pananghingi kay nanay, kay tatay. At ang tanda-tanda na humihingi pa rin. Dapat walang ganun. Because that is a form of stealing. And stealing, as we have heard, should stop. The ideal is to move from getting to giving. To move from asking to planting. Yun ang tunay na spiritual growth. Kaya ang sinasabihan ng verse, o kayo, dati mga magnanakaw, nasa Panginoon na kayo, tumigil na kayo magnakaw,
At magtrabaho kayo ng mahina, malinis, tama, para kitain nyo ang kailangan nyo, at pasobrahan nyo ang sipag para higit sa kailangan nyo ang kikitain nyo. Ngayon, kayo naman ang magbibigay sa mga genuinely needy, hindi sa mga tamada, sa truly old, truly young, and truly sick. Yun. Yan ang mga dapat bigyan. So, dapat ang ambisyon ng tao is to stop stealing, to stop asking, to stop receiving. Kung bakit may mga tao, pag nasanay na binigyan mo ngayon, next week, bibigyan mo ulit. Sa third week, humihingi na. Sa fourth week, pag hindi ka nagbigay, galit na. Kasi, obligasyon mo na silang bigyan buong buhay. Hindi na niya, ikaw gusto makagraduate sa pagbigay. May mga tao na pag nabigyan mo, hindi ka na pa lalayain buong buhay. Iistrohin talaga ang dugo mo, sisipsipin ang dugo mo, hanggang matuyot ka. Hindi ka nabibigyan ng pahinga dahil nasanay ka. Kahit sa mga pamilya, may mga ganyan. Pare-pareho kayong anak. May sakit ang magulang, may pangangailangan ng magulang, may isang magbibigay. Mamaya, next month, yung isa rin na yun ang bibigay na naman. So third month, laging siya na lang. Siya naasahan ang lahat. Mayaman naman si kuya, maluwag naman si ate, wala namang anak si ate. So, siya na lang lagi ang itaya natin. Pare-pareho kayong mga anak. Kahit iba-ibangin nyo pananalapi, eh dapat nagbibigay kayo lahat sa abot na inyong makakaya. Huwag kayong mag-assign ng isa lang na tagabigay. Dapat lahat nagsisikap. Lalo pagbibigay sa magulang, lahat nagbibigay. Hindi lang yung maluwag. Kasi kung aantayin yung luluwag kayo, kailan pa kayo mangyayari yun? Gunaw na ang mundo, hindi pa kayo luluwag. Because, as the money increases, the expenses also increase. Yung pagluwag-luwag ko po nanay, bibigyan ko rin kayo. Huwag mo nang antayin ang pagluwag mo. Ngayong masikip, bigyan mo na ako. Kasi tatlong taon ka nang masikip. At mamamatay na lang ako, hindi ka paluluwag. Ngayon sa kasikipan mo, magbigay ka anak. Dapat ganun. Huwag hinihintay na lumuwag. Hindi yon nangyayari. Bihira. So stop stealing, asking and giving. And then, graduate to being self-supporting, self-sustaining. Kaya mahirap ang Pilipinas. Pitong miyembro ng pamilya, isa lang ang kumikita, yung anim, umaasa lahat. Tapos mag-aasawa pa yung isa doon nang walang trabaho, di naging pito na ngayon yung umaasa, magkakaanak pa yon ng lima. So 12 na ngayon yung umaasa. Yung nag-abroad ng plano, 3 taon lang para may magawang konting savings, 30 taon na hindi pa nakaka-uwi. Kasi may apo na ngayon eh, magka-college na ngayong apo. Ay, mamamatay na yun doon! Iuwi na lang yun, nakakabaong. Gusto nyo gano'n ang mga kamag-anak natin, hindi na makauwi, dahil hindi na tumitigil ang humihingi, padami ng padami. Dapat ang ambisyon mo, uy, nanay mo pala, nasa abroad, wow, dami mong pera, hindi. Nasa abroad ang nanay ko, kaya magpa-part-time job ako. Kaya bibilis akong pag-aaral para gumraduate ako nang makauwi ang nanay ko. Hindi, uy, may bago ngayong cellphone, hingi ka sa nanay mo. Uy, may party tayo, hingi ka sa nanay mo. Gusto nyo, malibing na sa buhangin yung nanay nyo, hindi na uwi. Kasi hingi ka ng hingi. Kailangan hindi ka hingi ng hingi. Kahit nasa abroad yung, lalo nga nasa abroad, dapat hindi mo hingan eh, para makauwi na. Para makaipon. So, importante, hindi lang ngayon gumraduate ka sa paghingi, na meron ka ng para pang sarili, but to make surplus income. To be able to pay your debtor, to give to others, to reverse poverty. Yun dapat ang goal. Yung susulat ka, magte-text ka sa asawa mo abroad, uy, darling, ngayong katapusan ng buwan, huwag ka na muna magpadala, itago mo na muna dyan, kasi may nasave kami, tsaka nag-sideline ako eh, may panggastos kami. Hindi yung atres pa lang, ikapapadala pa lang nung katapusan ha, atres pa lang, may text na naman. Uy, may kailangan kami. Magnininang ako sa kasal. Alam nyo, mga asawa ng taga-abroad, tumigil kayo ng pagnininang sa kasal. Gastos yan. Damit, sapatos, regalo, sa halip na nagtitinda kayo ng maruya, sayang yung oras. Mamatsa-matsa kayo sa mga kasalan. Kayong ninang ng ninas mo, nasa abroad yung asawa ko, hirap eh. Pass na muna ako, ipagpe-pray na lang kita, huwag mo na ako gawing ninang. Yung ninong kahit ninang sa lahat ng kasalan, mga hindi kailangan yan. Dapat pag malasakitan nyo yung mga nagtatrabaho, lalo yung mga malalayo, kawawa naman. So if you were needy, if you were not needy now, but could become needy later,
position yourself in the path of blessing. Pag may parada ang dadaan, alam mo kung saan dadaan yun, doon ka tumatayo, doon ka naghihintay, kasi doon dadaan yung parada, di ba? Ganon din yung pagpapala, may dinadaanan yun, may hindi. Doon ka tumayo kung saan dadaan ang pagpapala. At ano yung lugar na dadaan ang pagpapala? Yung lugar na nagtatanim ka, nagsisikap ka, nakikisama kang mabuti sa kapwa, nagtatanim ka na maganda, doon sa mga gawain na yun, dadaan ang pagpapala. Mapapala ka at mapagpapala. Basta yun ang ginagawa mo. So plant good. Plant goodwill. Which really means do good. Give. And very importantly, do not ask needlessly. Alam nyo, meron tayong social capital, meron tayong face value capital. Sa oras ng sobrang kagipitan at pangangailangan, pwede ka naman talaga manghiram, panghingi, lumapit. Pero i-reserban nyo yung privilege na yon sa tunay na pangangailangan. Mangutang lang kayo, manghingi kung agaw buhay ang nangangailangan. Buhay at kamatayan ang nakataya. Pero yung birthday, party, ipapangutang mo? Anak, wala tayong pera this year, so walang party. Pag may pera na tayo, tsaka ipapangutang mo party, walang wala sa lugar. Kaya hindi makaahon ang iba eh. Mangungutang ko, pautang naman kasi magdedebo ang anak ko. Ngayon, napautang ka na, ipinautang ka rin ng ganitong party, ganong party. Eto ngayon, nag-aagaw buhay yung anak mo sa ospital, nasa ER, nangungutang ka, wala nang ipapautang sa'yo kasi inubos mo na sa walang kwenta eh. Ire-reserban nyo yung ganong lapit, yung ganong access para lang sa mga kailangan talaga, para hindi tayo pagsawaan. And do not ask too much and too long. Estudyante, pinag-aaral ka ng ate mo. Tiyakin mo naman na kung 4 years yung course mo, gumraduate ka in 4 years, hindi yung 7 na hindi ka pag-graduate. Dahil habang hindi ka gumagraduate, yung ate mo hindi rin gumagraduate, kapapadala ng pera sa'yo. So, kailangan magsikap, magsikap. Don't ask too long. Pag mayroong tumutulong sa'yo, huwag mo hintayin magsawa. Ikaw na mag-volunteer. O tama na yung pagtulong mo sa'kin kasi sobra na. O alam ko, hirap ka na rin. O alam ko, pagod ka na rin. Yung hiniram ko sa'yong suklay, 3 taon na, o ito, ibabalik ko na sa'yo. Bago matulay, magkabungi-bungi na ang suklay na to, isusoli ko sa'yo. Don't ask too long. Kailangan binibigyan mo ng deadline na yun sarili. And be kind to others, especially to your giver. Into your potential giver. Yung nakikipag-away sa kamag-anak, sa kapitbahay, is foolishness. Kasi hindi mo alam kung darating ang panahon na mabubuhay ka lang sa awa ng kapitbahay o sa awa ng kapwa. Malakas ka ngayon, yes, pero lagi ka ba malakas? Sure ka ba? So hindi nakikipag-away ang tao, yun ang ibig sabihin ng stand in the path of blessings. Kasi yung nakikipag-away, nakikipagsamaan ng loob, nakikipagtikisan, you are standing in a path of curses. Mga sumpa ang darating sa buhay mo. Mga kamalasan, mga dilubyo. Kasi mali ang tinitindigan na lugar. Nasa pagtinding mo yan. Kaya sabi, yun daw nakikinig sa Diyos is like a plant planted by streams of water. Iba na yung, lalo sa desert, doon ka nakatanim sa tabi ng ilog. So ganun, its leaves do not wither. Lagi siyang may bunga sa tamang panahon. Kasi nakatanim sa tabi ng ilog. Doon ka dapat nagtatanim ng sarili mo kung saan may pagpapalang pwedeng mangyari. At ang pagpapala ay nasa sipag, nasa tiyaga, nasa honesty, nasa integrity. Doon magkakaroon ng pagpapala. Proverbs 11:17, kindness is rewarded. So be kind. Yung kindness mo, maaring nagbabayad ka kasi o nagtatanim para umani naman. Galatians 6:7, you will harvest what you plant. Kaya yung mga antagal-tagal na, wala pa rin nangyayari sa buhay nila, wala silang pera, hirap na hirap. What did you plant? Why are you harvesting that? Kasi sabi, ang inaani mo, eh, yun ang tanim mo. So pag tinignan mo ang buhay mo ngayon, ba't ka ganyan? Nagtanim ka 5, 3 years ago, 10, 15, kaya ani mo yan. Gusto mong mapalitan ng ani? Magpalit ka ng tanim. Change your ways. Change your style.
Because nothing can be changed without really facing it first. You don't want the way you earn now. You don't want your lifestyle now. Change something in the equation para yung bottom line mabago, maiba. Pero yung wala kang binabago, tapos in-expect mo, one day biglang maiiba yung buhay mo, hindi yun mangyayari. 2 Corinthians 9:6, remember this saying, a few seeds make a small harvest, but a lot of seeds make a big harvest. You want a big harvest? Plant lots of seeds. At aani ka. Yan ang batas ng Diyos. Yan ang batas ng kalikasan. Invest in and give to many ventures. Give to many potential helpers and givers. Malakas ka ngayon, kumikita, maginhawa, aba, mabigay ka na, magtumulong ka na sa mga bata dyan, sa mga nangangailangan na worthy, na maganda ang pagpili mo sa kanila. Kasi darating araw, tatanda ka rin, hihina ka, magkakasakit ka, and who knows, baka mawala ka ng pera, eh meron ka malang naitanim sa mga mabubuting tao na maaari ngayong magsukli sa iyo ng kabutihan, at balikan ka, at palitan yung cycle, sila naman yung giver sa iyo. Ang mga tao kasi habang bata, habang malakas, hindi naiisip na tatanda rin sila, hihina o maaaring mawala ng pera. At usually, pag matanda na, mahina na at walang pera, that's too late to realize it. Dapat habang maaga nagtatanim ka na, kung meron ako 50 pamangkin, sino ba dito ang mga worthy, magaganda yung ugali, nagsisikap? O, tutulungan ko ang mga ito. At hindi masama na asahan na darating ang panahon, eh magsusukli naman sila sa iyo o magbibigay. Hindi masama yun. Dahil yun ang Diyos, batas ng Diyos. What you plant, you harvest. So pipilian mo lang kung kanino ka nagplant. Kasi di ba yung parable of the sower, kung saan-saan pumunta yung seeds, may tumubo, may namatay, may walang nangyari, kaya dapat wise ka rin kung kanino ka nag-invest. Ecclesiastes 11, 1-2, be generous and someday you will be rewarded. Share what you have with 7 or 8 others. Because you never know when disaster may strike. Pag meron ka, lalo't may sobra, bigay ka ng bigay kung kani-kanino. 7 or 8 people. Hindi mo alam kung sino dun yung magiging grateful. Sino yung magsusukli ng kabutihan mo. So dami-damihan mo yung binibigyan mo. Do not put all of your eggs in one basket. Ang dami-dami mong anak, isa lang yung paborito mo, isa lang yung binibigyan mo ng lahat. Sigurado ka ba na magiging mabuti siya sa iyo pagdating ng panahon? O mabuti nga siya, eh kung nakapag-asawa siya ng hindi mabuti ang kalooban. O paano na? Dapat marami kang ginagawa ng mabuti para marami kang nakatanim. At hindi ko man nagtanim ka ng konti, tama na. Nagtanim ka dito, magtanim ka doon, may gagawin ka pa dito, marami kang ginagawa. Diversify, because you don't know which of those will prosper. Ecclesiastes 11:6, plant your seeds early in the morning and keep working in the field until dark. Who knows? Your work might pay off and your seeds might produce, or whether both will do equally well. So matapos ka magtanim, hayaan mo na yun, tutubo na yun mag-isa. Kumanag ka pa na ibang gagawin. Sabi ka na, hindi mo alam kung yung itinanim mo o yung ibang project mo ang magpa-prosper o both. So, mas mabuting marami kang ginagawa. Eh, yung iba nga, hindi na nagtanim. Wala pang ibang extra ginagawa. Nakatunganga ng nakatunganga. At dahil nakatunganga ng nakatunganga, umiimbento ng gagastusan at hahanap ng hihingan. Ang tawag doon, linta. Alam niya yung linta, sumisipsip ng dugo ng iba para siya mabusog. As you can see, giving is investing. It's not wrong to think of giving as an investment because the Bible tells us it's really planting. But do not forget that when you give, you also enjoy, learn to enjoy it. The joy of giving without expectation is a higher form of joy. But it's not wrong to have the other one, which is giving and expecting a return. 1 Corinthians 9:10, whoever plows and threshes should be able to do so in the hope of sharing in the harvest. Sino man nagbubungkal ng lupa, nagtatanim, sumasama sa agricultural cycles, eh dapat alam niyang kasali siya sa anihan. Kaya kasama siya sa hirap. So you see, it's all right to expect to harvest when you are doing the planting.
2 Timothy 2:6, and farmers who work hard are the first to eat what grows in their field. So may mga material at may spiritual planting and harvest. May mga emotional planting. Nagpapasaya ka sa kasakapwa. Pagdating ng panahon nalulungkot ka, sila naman na nagpapasaya sa iyo. Sinasamahan mo yung nalulungkot at nangungulila kahit nakapagod at naabala ka. Pagdating ng panahon ng pangungulila mo at kalungkutan, may sasama naman sa iyo. Tanim mo kasi, ani mo. Ngayon mga kapatid, kung tayo ang nataniman, tayo ang nagawa ng mabuti, huwag tayong makakalimot na magsukli, na gumanti ng tama at mabuti, na magbigay sa nagbigay sa atin. Sa hinabahaba ng buhay nyo, ilan na yung mga tumulong sa inyo na talagang significant ang tulong? Nabalikan nyo na ba yun? Nasuklian? Nabigyan? Kailangan ganun tayo, grateful. Iisip mo, sino ba mga tumulong sa akin noon? Anong tulong na naibigyan nila? Dapat kung natulungan nila ako ng 10, magbigyan ko sila ng 100, yung tubo sila sa akin, hindi yung lugi sila sa akin. And when you do that, all the more that you will be blessed. Huwag tayong maging ungrateful. Lahat ng tumulong para makarating tayo sa narating natin, binabalikan natin, sinusuklian. Be grateful. Be generous to those who helped you. At kung hindi ka man makapagbigay ng material thing, marami ka man pwedeng ibigay. Care, attention, companionship, encouragement, all of that. So beneficiary, give back to your benefactor. Recipient, give back to your giver. And recipient, also give to others and start another cycle of harvesting and planting. Ang goal mo dapat, ako naman ang makapagbigay. Ako naman ang magtatanim para may tutubo. Sasaya siya, may bunga siya, makikihati ako sa bunga niya, at may iba pa siyang mabibigyan. Pagka ganoon, giginawa tayo, uunlad. Hindi lagi nag-iisip ka kung paano maghihingi, paano lalamang. Lahat ng ginawa sa ating mabuti, ibalik natin because God is no man's debtor. Hindi pumapayag ang Diyos na may utang siya kahit kanino. So pagka may ibigay sa iyo ang Diyos, tapos binigyan mo siya, bibigyan ka niya uli dahil hindi pa pwedeng siya yung last recipient at ikaw yung last giver. Lagi kanyang bibigyan ulit. Kaya ganun yung cycle. At pag nagbigay ang Diyos, binigyan mo ng dagdag pa, higit pa sa binigay niya, lalong higit-higit ang ibibigay niya sa'yo kasi hindi siya papayag na siyang may utang sa'yo kasi siya ang Diyos. Be wise. Be spiritual. Be godly in this area of giving. Those who are blessed should expedite becoming blessings themselves. Yung tumatanggap, bilisan para maging self-sufficient ka na and may surplus production ka para ikaw naman ang makapagbigay. It is very important to complete this cycle. God is love and love is giving. When you give, you actually expound on the teachings of Jesus. You articulate the love of God. Make it your ambition to be a giver, not a recipient. Receive only when you are weak, when you are sick, and where you are unable. Aside from those moments, be the giver. Dear Lord, teach us to apply this in daily life. Na ang mga anak mo hindi mga palahingi, kundi palabigay. Ang mga anak mo hindi palaasa, kundi naaasahan. Na ang mga anak mo ay hindi nanlalamang, kundi mapagbigay pa nga. Teach us to apply this in our daily life so that doors of blessings will open to other people from us and to us from you. Pagbulay-bulayan natin sumandali ang mga kahulugan nito at kung paano ipapamuhay sa ating pang-araw-araw na kalagayan. Lord, as your people bow to you in silence, articulate this message in our hearts. Teach us to apply this in our daily life.